Apatang klase sang proposisyon. Okay? Suno sa amon pagpanalawsaw, according to our research, sa luhikon ni Aristotel, kay Hiligay nun, Aristotel. May apat ka proposisyon, ginusara ang mga simbolo A or A, E, I, and O. May illustration pa nito? Okay. A, E, I, O. In view of your introtology class. Okay. Suno sa kay Aristotle, ang simbolo, we call it A, at tamagin natin simbolo, hindi na siya... I'm sorry, sir. Absent siya. Dili na siya. Okay. At Tagalog ang hindi, dili na. Oh. Sa Hiligay nun, sir, ang hindi, you remove the H, so hindi. Hindi pwede. So hindi pwede. Yung H nire-remove sa Hiligay nun. So may iwan yung I. So hindi, hindi. I'm sorry, okay. So, ang A at ang I, ginkuha sa tinaga sa Latin affermo. Hindi ni siya amon ni Sir Aaron, iyan ni Aristotle. So ang A kagang I, may buot silingon. Ang affermo sa Hiligay nun sa amon pag inchiende, in English, nag-agree, hangdo, either tunad, hangdo, tunad, to say yes, okay? Ka, ano ning isa? Because we cannot use our dialect or else we will not have the load, we will get zero in our TBI if we don't speak English or we get the Hiligay nun. Buot silingon, nagahangdo ikaw. Amo na ang simbolo nga ang A kon A, kagang I, may positibo nga paghango. May positibo, nagahangdo ka, may positibo, positive. Positibo nga paghango. Paghango means understand. Hango. It's a deeper Hiligay nun. Pag inchiende, inchiende can also be used in our dialect. Okay. Positibo. Okay. Ang nego, nga Latin, amuna siya may simbolo nga I, kagab O, suno sa magpagpanalawsaw, may kalidad, but silingon, wala, or no, hindi siyang hindi. Wala o kung hindi. I, kag O. But silingon, wala or hindi. Amo na ang ikat o may hindi nga kalidad. Ini sila klase sa proposisyon. So, apat. Hindi ka ni White, ha? Ehemplo. Halimbawa. Kanan nga... Ay, may ari, sir. Grabe yung uson kong space. Okay. Ipaut. Padaling dok. Okay. Tanan all nga bula, ano to example kami? Mahamot. Sa Tagalog, ang bulak niya is cotton. Sa Hiligay nun, bulak is flower. Okay. Tanan meaning all. All flowers are fragrant. Tanan nga bulak, mahamot. Okay. Anong iya nga kalidad? Positibo, kay wala sa tinaga nga hindi o kung wala. Ang iya nga kantidad, quality and quantity. Quality in Hiligay nun is kalidad. Quantity in Hiligay nun is kantidad. How much? Kantidad, quantity, number, amount, price. Quality. So, quality may duha. Bla? Ano na ganit? Ang universal, amo na ang... Ano to ganit, Meng? Quality, ay sorry. Ang kalidad, salamat.
Affirmative, positibo. Meaning, nagahangdo ka. Negatibo, meaning no, wala. Okay? So, wala, hindi. That's no. Quantity, kantidad, may duha. Dual klase. Ang, we choose the word, ano to ganime? Ang universal, ta ano to? Oo, dali lang. May kuligo eh. Universal. Okay. Ang universal, buot silingon, universal. Ang buot silingon, pwede sa tanan. Pwede sa lahat, sa tanan. Ang particular, part lang, part, particular. Anong buot silingon sa part? Portion. Portion, parte, hindi lahat. So, pag if you have a piece of pie, kung tanan, universal, it covers everything. Tanan. This is tanan. If portion lang siya, particular part. Part lang siya. Paano ito maintindihan? Mahatag kita ehemplo sa a, apat na may kalidad ka kantidad. Balik na sa A, E, I, O. Kabudlay magpasunod kung hindi English. A, I, O. Right? Listen kayo pag dili, ano siya? Dili English. Logic pa. A, tanan. Gipinahan ko ni sir. Tanan nga bulak mahamot. A na siya. E, universal negative. Tanan nga bulak flowers. Hindi. That's where that now. Hindi mahamot. I, iban, some nga bulak, some flowers mahamot. Some flowers are fragrant. And the last, iban nga bulak, bukabalo na si Hazel. Bulak, hindi mahamot. O kung pwede man, hindi tanan nga bulak mahamot. Pwede man siya. You can place the no before the noun, before the subject, or in the verb's place, sa kopyola. Okay? So, amuna ang apat ka proposisyon. Simple. Okay. Pamangkot. Di na ko kabalon. Apat lang ka klase sa proposisyon. Bow. Si Thomas Aquinas po ay isinilang sa Kingdom of Sicily, kaharian ng Sicily, na kung saan ang katawagan ngayon ay Lazio, Italy. Noon po siya, 5 taong gulang, siya po ay maagang nakapag-aral na kung saan nakilala niya sina Aristotle, Aroes, at Maimonides, at siya ay nagkaroon ng pagkakataong makahalaw ng kanyang teologikang philosophical. Sa edad na 19, siya ay naging bahagi ng order ng Dominicano. Bagamat labag sa kalooban ng kanyang mga magulang ang pagpasok niya rito, napagtagumpayan niya ang lahat ng pagsawata ng kanyang kaanak, lalo na ng kanyang ina. At nagpatuloy niya ang kanyang isang buhay na celibate. Pinatawagan ko na po ang magtatanghal ng aming Magandang hapon, mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Naku,
Maraming magandang hapon po, sir. Pero magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. So narito po kami ngayon. Ang nagawa po ng aming grupo ay isang pagsasalin ng aming grupo sa kataga na nanggaling mismo kay Santo Tomas, particular na dun sa kanyang nagawang akda, ang Summa Theologica. At ang napili po namin doon at ang napag-usapan namin ay ang sa Ingles, love is to will the good of others. So, ayan. Ngayon, ginawa namin sa group ay tinangka namin itong isalin sa Tagalog. Ngayon, pagpasensyaan nyo na po kung ang aming pagsasalin ay medyo nagiging transliterasyon, pero ito naman po ay aming pinaghirapan. Pinaghirapan ng mga ilang minuto. Ang gagawin po namin ngayon ay isang pag-aanalisa ng mga ginamit naming termino upang magamit sa aming na nagamit namin sa aming pagsasali. Una po, ang pagmamahal. So bakit po namin nagamit ang salitang pagmamahal? Hango nga po, patay nga po dun sa naging question kanina ng ating tanong ng ating kaklase kanina. Ano nga daw po ang pinagkaiba ng pagmamahal sa pag-ibig? At yun din po yung naging basihan kung paano namin siya napili. Kung atin pong matatandaan kanina, ang pag-ibig ay ang pagmamahal mas malalim, may mas malalim siyang kahulugan kung ihahambing natin siya sa pag-ibig. Halimbawa, pag sinabi natin pag-ibig, maaaring sinasabi natin na iniibig o tinatanggap mo ang isang tao, pero ang gusto natin ditong ipaalam ay pagmamahal kung saan ang isang tao ay itinataas ang halaga ng isa pang ng kanyang kapwa nang sa gayon ito ay kanyang mapahalagahan. Yun yung nais naming iparating doon sa aming na ginamit na salitang pagmamahal. At sunod po ay yung paghahangad. Paghahangad na kinuha namin dun sa will. Paghahangad dahil nung isinasalin po namin itong salitang ito, pinag-isipan namin kung ang gagamitin namin ay nais o hangad. At nakita namin na itong paghahangad ay may mas mataas o may mas mataas at mas malalim na kahulugan kaysa sa pagnanais. Sa isang halimbawa ay hindi naman ang pag sinasabi nating nais sa ginanais natin ang isang bagay o ginagamit natin ang salitang nais sa mga pangkaraniwang na gawain. Bagamat hindi siya mismong sinasabi. Hindi naman natin sinasabi sa ating kapwa, lalo na sa panahon ngayon na ninanais kitang makasama mamayang mamili ng sa palengke. O kaya ninanais kitang makasamang matulog mamaya sa kama. Hindi na. Kumbaga, ito po ay slip of the tongue. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, bagamat ang paggamit sa salitang nais ay ginagamit natin sa konteksto ng pangkaraniwan, pero hindi siya ginagamit ng actual. At pag sinabi nating hangad, ito yung mas mataas at
Dahil nga sa nais namin na iparating na itinataas natin ang isang tao pag atin siyang minamahal, kaya isinabay namin siya dun sa paggamit namin ng paghahangad. Dahil nga, sinabi ko kanina, itong paghahangad ay isang pagpapakita na itinataas namin ng isang tao, o itinataas natin ng isang tao pagka atin natin siyang minamahal. Yeah. Sa ikabubuti, the good. So, ikabubuti, hindi naman yan kabutihan, hindi naman yan kumbaga, kailangan pa ng malawakang explanation o pagpapaliwanag. Ngayon, sa panghuli, kapwa, others. Ngayon, mapapansin nyo, nilagyan po namin siya ng ating kapwa. Yung sa halip na iba, ginawa po namin siyang kapwa. Dahil ang kapwa ay may mas personal, no? May mas personal siyang kahulugan kaysa pagka sinabi nating iba. Dahil pagka sinabi nating iba, maaaring ito ay nagpapatungkol sa isang gamit, sa isang bagay na hindi naman kinakailangan nakatulad ng isang tao. Ngayon, kaya po namin siya ginawang kapwa. Dahil meron siyang, ito ay parang tumutukoy na rin sa isang person. Ngayon, niligyan namin siya ng ating kapwa dahil nais namin iparating dito na ating kapwa, ibig sabihin yung kapwa na nandirito mismo sa ating paligid. Hindi yung kapwa natin na nandun sa malayo. Pero ito yung kapwa na nandirito mismo. Yung kapwa na Pilipino. Ayan po. Ayan po. Yun po ang nagawa namin ngayon sa ibidat na ito. Maraming salamat. Para po sa karagdagang puntos po na gusto po namin linawin, na bakit po namin nagagamit yung salitang pagmamahal, ay ito po ay nagmula sa salitang caritas sa Latin na salitang charity sa English. Kaya meron po itong level ng paghambing sa isang tao. Kung bakit pinili namin ang pagmamahal, dahil gusto po namin siyang i-level sa pagmamahal ng Diyos sa kapwa-tao. So, meron po siyang patungkol sa agape. Okay, yung Greek. Pero sa Latin, caritas po. Kaya ginamit po namin ang pamahal. Na meron positibong implikasyon. At yung paghangad po ay isa rin po itong positibong implikasyon. Okay? Kung paano po pinapahalagahan yung isang tao, kaysa po yung pagnanais, pagnanasa na meron kang motibo sa isang tao. Okay? So, yun lamang po yung at least para magkaroon tayo ng malinaw na pagpapaliwanag po sa ating napakit po kanina. Yun lamang po. May hapon sa tanan. Kami ang grupo sa mga mga Cebuano. Dili nagpasabot nga po kami taga Cebu. Pero ang among silutian, ang language namin is Cebuano. Not necessarily mean that we are all from Cebu. It is masyado rin, hindi ko rin siya masabi na magagamit ko sa always kasi ang
ang eskwelahan ko ay nasa Tacloban, and most of my students are Waray. So, wala rin Waray dito, but I will try to adapt this in my school later on. So, ang napili namin, ang among ipili nga hilisgutan o topic, Aristotle. Aristotle. Ang topic nga, ang ilisgutan nga ang pursue i-discuss, itunlo, mawag iyang hinungdan sa kina-iya-han. Kaling dash, itong dash na to, pwede na to ma-equate or pwede na to ma-kaintulan sa dash ni Heideggerian ontological dash. Like, kailangan talaga siya sa word na yan para maging siya. Like being dash in dash the world. So, upat ka hinungdan sa kinayaan, Aristotle's four causes of nature. Usata mag-sugod, ato sa sigurong i-explain o ipasabot, unsay ano ang kaibahan, ang kalahian sa hinungdan o sa principle. Cause sa Bisaya, hinungdan. Principle sa Bisaya, dili na to pwede ma-translate as principio, pero pwede na to siya ma-translate as sinugdan. Sinugdan or sukaranan. And para ma-illustrate siya klaro, let's say, or an example, ang A, kanil letrang A, is hinungdan, the cause of B, and B is the cause of, ang B kay hinungdan sa C, unya, then ang C is hinungdan po sa D. So A is the cause of B, B is the cause of C, C is the cause of D. Cause. Pero ang principle, ang sinugdan, sukaranan, mao ang A. So, para makita ang difference, ang kalahian sa principle of cause, hinungdan o sukaranan, kanina illustration, A, B, C, D, pero A ang principle. So, unsa man ang upat ka hinungdan ni Aristotle sa kinaiyahan, nature, iya. Una, so, upat ka kinaiya, hinungdan. Una, ang itawag nga formal nga hinungdan. Ikatawa, ang itawag ko instrumental nga hinungdan. Instrumental or efficient cause.
Ikatlo ang gitawag nga material nga hinungdan. Ug ang ikaapat mo ang gitawag nga katapusan nga hinungdan. Ang formal nga hinungdan mao ang sa English ba structure or design, pero sa Bisaya kung unsay nagpahimo sa butang nga lahi sa laing butang, what makes something different from another? So formal nga hinungdan mao kini ang idea, ang konsepto. Bali, ang instrumental nga hinungdan mao ang efficient or ang naghimo. Naghimo ng hinungdan. Kang Aquinas nga terminolohiya, ang instrumental na hinungdan pwede po siya magamit sa progeny or sa paghimo o offspring. Kay ang pagka-instrumento, to be an instrument, also means to create, so paghimo, paghugma, paghugma, paghimo. So pwede na ito, mahimo nga example for ang parents, ang atong mga ginikanan, parents, our parents, like, we are the cause of our parents, and we are the cause, we would become parents later on, and we would be, if possible, our children would be the effects of us, and so on and so forth. So, instrumental na hinungdan is also part of that. Pwede na ito ma-appeal nila. Ikatulo, mao ang material na hinungdan. Kani mao ang mga materiales para mahimo ang usa ka butang, for a thing to be, from which a thing come to be. Kunya ang ikaapat, last, mao ang katapusan ng hinungdan or final cause, mao ni ang actual na byproduct, ang tumong purpose. Sa termino ni Aristoteles or Aristotle, parehara ni sa end. So, upat ka hinungdan sa kinahiyahan ni Sir. Una, formal na hinungdan. Kaduha, instrumental na hinungdan. Katulo, material na hinungdan. O ikaapat, katapusan nga hinungdan. Formal cause, instrumental cause, material cause, and final cause. So. Magandang hapon. Ang magiging diskurso natin sa hapon na ito ay patungkol sa etika. Pwede natin simulan sa isang tanong. Meron bang matatabag na etikang Pilipino tayo? Kinuhanap namin ito kung ang idea nito paksa. Ang paksa ito mula itong konseptong to kay Dr. Florentino Tempresa. So si Dr. Tempresa ay may tinatawag na Filipino centripetal ethics. Isinalin namin ito na mayroong pagkukonsulta kay Professor D. may kalaliman naman kasi talaga itong terminong centripetal. So, sinali namin, ito ang pagsali namin. Mula sa loob palabas ng etika ng Pilipino. So, yan yung pagsalin ng Filipino centripetal ethics
ni Dr. Tebresa. So, mula sa loob palabas na etika ng Pilipino, ay nanggagaling sa pagkatao ng tao. Ang pagkatao ay siyang nagiging sukatan upang magbigay ng kahalagang moral o yung tinatawag po pwede natin tawagin magiging batayan ng moralidad. So, dito mababasa natin. Pag ano bang yung translation? Oh, ang naglalaman ng pagkatao ay ang angking karangalan, kabutihang loob, kagandahang asal, malinis na pangalan, malinis na hanap buhay, magandang pamilya, mabuting kaibigan, at iba pa. Mula sa loob palabas ng etika ng Pilipino ay umiikot sa dalawang ideya. Ang ginanto ang tuntunin at ang di paghuhusga at ang tinatawag na di pamumula. Right, ito pala. Una, yung gininto ang pamumula, paano ba binibigkas? Pamumula? Pamumula. Pamumula. Maragsa. Maragsa. Pamumula. So, pumunta tayo sa gininto ang tuntunin. Masabi ng mga Tagalog, ang masama sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. So, ibig sabihin, yung moralidad o yung etika ay manggagaling sa iyo muna, palabas, at mula doon sa relasyon na iyon, ay babalik sa iyo yung ganong aksyon. So, ang gininto ang... Make English. kung makikita natin at susuriin natin ng ibang Eastern philosophy. Silanganing filosofiya. No? Makikita din natin ang ginito mula sa turo ni Confucius, yung tinatawag na Golden Rule. So, dito may mga halimbawa pa, no? Ang masakit sa iyo ay masakit din sa iba. Kagapay ng ginito ang tuntunin niya yung tinatawag na batas ng panunumbalik. So, yun na naman yun. So. Hindi nawawala yung ideya ng batas ng panunumbalik sa ideyang etika ng Pilipino. Makikita rin natin ito sa mga iba't ibang pananaw o filosofiya sa silangan. Katulad ng Buddhism, at Indian philosophy, paano natin tatagin? O philosophy ang Indiano? Hindu. Hindu. So, ano nga bang idea ng batas ng panunumbalik? Kung anong iyong itinanim, pati yun din ang iyong anihin. Kung ikaw ay bastos, sa kapwa-tao mo, malamang ang trato sa iyo din ng iba ay bastos din. Bastosan din. Pumunta tayo dun sa tuntuning di paghuhusga at di pamumula. May sabay yung stress. Pamumula. So, sa Ingles, tinatawag to na ito yung translation niya sa non-judgmental or non-critical. Sa Pilipino daw, ay mahalaga yung
hindi natin panghuhusga sa iba. So ito yung mga halimbawang kasabihan, no? Kutyain mo muna ang iyong sarili bago mo kutyain ang iba. So parang ang etika natin, ang idea ng etika natin ay para tayong umaharap muna sa salamin. So dapat muna unahin natin na tignan yung sarili natin bago tayo magkaroon ng panghusga sa iba. Kaya madalas nating marinig sa iba yung, o bakit ikaw, hindi ka ba ganyan? So, well, miso. So, madalas natin marinig yun sa ating komunidad, sa ating klase, o kung saan man. So, may isa pang kasabihan, bago ka papahin sa ibang uling, uling mo muna ang iyong pahirin. So, ang ibig sabihin na, ano, kung may nakikita kang masama o karumihan sa ibang tao, dapat tignan mo muna din yung sarili mo. Meron pa, katulad ng mga kasabihan, bago linisin ang ibang looban, linisin mo muna ang sariling bahulo. Marunong bumati ng ibang uling, tatapuat sa mukha'y naglawit ang agil. So ang ibig sabihin din talaga na ang pamantayan ng etika o moralidad ng Pilipino ay inuuna munang tignan ng sarili. Ito pa yung mga ibang kasabihan. Marunong kumita sa ibang uling, ngunit ang mukha na puno ng dumi di napapansin. Itong may uling sa mukha, uwak ang kahalimbawa. Uuwak-uwak kung magwika, bago'y uwak din siyang pawa. So, kung makikita natin yung ating pamantayan o ano yung reference? Tagalog. Reference. Ang batayan. Ang batayan ng anong ating etika, hindi kagamit ng kaluluwaan kaisipan na lahat ay pinag-iisipan, pinagdudahan, no? Tayong Filipino or ang ibang mga taga silangan, may kinalakihan natin, kinagawian, kinagisna, kinalakhan, kalinangan. So, nagmula lahat itong mga idea o konsepto ng moralidad at etika natin, eh, ito hindi idea ng isang parang galing sa kanluran na merong Diyos na nagbigay ng moralidad o pamantayan ng moralidad o etika. Ngunit ito ay hapos na gawin o yung mga kinalakihan nga natin ng mga ugali. Yung mula sa loob na labas ng etika Pilipino, ang pinakamahalaga na ang kalimitin dito ay dapat magkaroon tayo ng pag-unawa sa tinatawag na sa wikang English na self-understanding. Mahalaga sa Pilipinong etika na bigyan halaga ang sarili. So ito sa wikang English, Filipino centripetal thoughts, self-understanding, self-conscious, and self-mastery are the key to understanding, conquest, and mastery of others and the whole world. Maraming salamat po. Muna-una ay ako, kaya't mga kaplaawan, kayo iti nimbang ka daw. So iti
Di kaya't mi nga saritaan tatangal daw ket iti nagtaudan iti filosofiya or what is philosophy? Okay. Tipangget ti filosofiya. Ti filosofiya ket tinagtaudan iti sa nga filosofiya ket iti dua balikas. So from philos ken sophos. So etymologically, philosophy comes from the two Greek words philos and sophos. So ti Griego nga philos ken iti balikas na iti Ilocano ken ayan. Or in English, love. And ti Griego met iti sophos ket nakem, which in English, wisdom. But here in the love, ti ayat ket adda nauno nagpay nga kay papanan na. Adda ti elemento na iti sakripisyo or sacrifice in English. Because when you love that someone or that something, you have the, if you long or you seek for that something, you need first to sacrifice something. You must first unpack or some kind of a selfless sacrifice, parang ganun. Then, nakem wisdom. So, ang ti ayat itinakem. When you long for that wisdom, at the bilag nga maawat mo, or the capacity or power, when you already undergoing that love of wisdom. So the context to the ayat ken nakem. So we will know the context further of ayat and nakem when we hear the song entitled Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing, an Ilocano song. Samit Paingam Hasmin. And this is actually what the ayat word means. That there's this some characteristics of child that always seek something, always curious about something. So in Ilocano, panagsitaaw, the sense of wonder that urge us to seek for that wisdom, that nakam. And there's a difference between being childish and childlike. So in philosophy, it encourages us to become childlike, not childish. And tipangget ti filosofiya, ti kay papanan, adal a maala ti kadawyan anakem, wenno kapanunutan ti tao. May panggap kadagiti nagtaodan menyo nagkapuan ti amin. So this is the philosophy as the intellectual search for the ultimate reasons, principles, and causes of things. So science, pagsiriban, adal uno siyensya in Ilocano. And natural light of reason, kadawyan anakem, kapanunutan.
then the ultimate cause or the highest principle, nagtaudan or nagkapuan of all things amin abanag weno paraswa. Then kangatuan agapo or the first causes or the highest principle. These are basically the four principles, the principle of identity, pagkaamuan, and the principle of non-contradiction, kinaawan, may kaniwas. Then the principle of excluded middle, kinaawan, tingana, there's nothing in between. Then principle of sufficient reason, umdas, agapu. Then dagandan beno tarigaga iti filosofiya. The purpose of what is the purpose of philosophy? The first bullet is ad adal uno sorsoro, being educated. And this phrase ad adal na dayta mo bing. That boy, that child is educated, knowledgeable. And the second one, nanakman, learned. Adanakim na daytangobing. So there's a difference between these two. And what we want to emphasize is the second one. That philosophy, the purpose of philosophy is not only for being educated, but being learned. Adanakim na daytangobing. Because philosophy is not only for the accumulation of theoretical or the knowledge, but how do you live well? So that's all. Thank you. Ngayon, kung sakaling ginawa natin ito sa sistematikong paraan,
mas madali ba? Aray, sasabihin niyo ay oo. Ngunit dahil tayo ay may kalayaang sabihin ito, na kalayaang sabihin ng susunod na numero, hindi ba't parang may nakasandal na responsibilidad sa ating mga balikan? Kung sa ganun, ang pagiging malaya pala ay hindi ganoon kadali. At ang konsepto ito ni Sard ay ipapaliwanan ng aking mga kasama na si Binibini Hazel, at si Ginoong... Hello. Si Sir talaga yung nag-ready, so maririnig po natin siyang magsalita. So, hindi po lingid sa ating kaalaman kung sino si John Paul Sartre. Siya ay isa sa mga founder o nagpakilala ng isang philosophical movement o isang pagkilos sa filosofiya. So, titingnan natin si John Paul Sartre ay nabuhay noong World War I, II. Ikalawang digma ang pandaigdig. At mula doon sa kanyang karanasan sa digmaang iyon, doon natin makikita yung pag-usbong ng kanyang pilosopiya. At hindi hingil sa ating kaalaman na ang pilosopiya niya ay mayroong kaugnayan sa tinatawag nating kalayaan. At isa sa mga tanong na laging nakadikit sa pangalan ni John Paul Sartre ay ano nga ba ang nauna? Ang pag-iral o ang pagbuog? Ang existence o ang essence? Does existence precedes essence? Or essence precedes existence? Pag-iral o pagbuo? Sir, maaari mo pa bang sa akin sabihin kung ano sa tingin mo ang nauna? Yes, sir. Kung tatanungin natin, ano nga ba ang nauna? Ang camera o ang essence ng camera? Essensya. So nagkaroon muna ito ng kahulugan bago ito umiral. Yun yung tinatawag natin. Pero pagdating sa tao, malinaw sa pilosopiya ni John Paul Sartre na kailangan munang umiral tayo o mag-exist tayo bago tayo magkaroon ng esensya o buhot. So, isa sa pinaka problema na ating tinatalakay sa pilosopiya ay ang usapin ng kalayaan. Malaya nga ba tayo? O ang buhay natin ay matagal nang nadetermina? Sabi nila, meron daw Diyos. At kung meron nga bang Diyos, ibig sabihin nito, determinado na ang buhay natin. Father Francis, ano kaya masasabi mo dito? Paolo pala. Father, ano po bang nauna? Ang pag-iral o ang pagbuod? Diba, it's napakahirap sagutin ang katanungan na ito. Pero for the existentialist, para sa mga existentialist tulad ni John Paul Sartre, marapat na isipin natin na nauna ang pag-iral bago ang pagbuod. At para sa kanya, ang pag-iral ay sa ating pag-iral, kinakailangan natin yakapin yung konsepto ng kalayaan. Pero ang tanong,
nga ba ito nagsisimula at saan ito nagtatapos? Sa atin nga ba? Grupo para tulungan na papasok po kasi siya sa seminaryo pagkatapos nito. Papaman niyo po. Maigli lang yung natapos namin kasi ang context po nung lesson namin is hindi natapos yung nakaraan. Kaya magandang hapon mga estudyante. So sa kasamang palad, hindi natin natapos ang huling usapin na dapat natin natalakay nung nakaraan at ipagpapatuloy natin ngayon. Kung ano ba talaga ang kalikasan ng tao ayon sa pananaw ng mga existentialista. Diba? Existentialist. Okay? natapos na tayo kay Kierkegaard. Natapos tayo. Huli na lamang ay si Sartre. Okay? Ang kanyang filosofiya, kanyang pananaw ay umiikot sa paniniwala ng kalayaan. Pero bago natin simulan to, ano ba ang kalayaan? 30 minutes, diba? 30 minutes. So yun nga, ang kalayaan. Ano ba talaga to? Nasaan to? Ano to? At para saan to? Yun nga, sabi natin ay... okay. So ang pag-iral ay kalayaan. Ano po? So ang pag-iral ay patunay sa kapasidad ng tao. Ito ang nagpapakilala kung ano ang tao. Ano po? Ang konsepto ng kalayaan. Ano po? So doon tayo dapat nakatuon. At ang kakayahang mamili ay nagsasabuhay ng tao sa kanyang kalayaan. So meron tayong kayahang magpili. Isa na patunay na meron niyang kalayaan. Pero bago yun, tingnan muna natin ang buod na katuruan ito sa ano sa Tagalog ang buod? Kasabihan ni ay, ala, ano ito, sir? Ito, ni John Bonsard. Ang tao ay isinumpa maging malaya. Diba? Parang wala kang kalayaan, ano, ang dating, diba? Pero ang katotohanan para kay Sartre, kaya nga may tuturing natin si Sartre na 80s. Kasi kung titingnan natin ang kanyang paniniwala, nung tayo ay umiral, para tayong itinapon. Diba? Itinapon sa pag-iral at ayun na, wala na. Tayo na lang, bahala. Okay? Na parang, anong gagawin ko? Okay? So doon pa lang sa anxiety na yun, doon na iikot. Ano mo? Ano? Kaya kanyang libro, kaila sa kanyang libro, Being and Nothingness, di ba? Kasi pag namatay, wala na. So, ang tao ay sinumpang maging malaya. Ano po? Dahil itinapon siya sa mundong ito. So, ano gagawin na niya? Yun na. So, ang tungkulin niya ay kumilos. Ano po? Kumilos. Maging responsable sa kanyang ginagawa. So, kung ano siya, ay nakasalalay sa kung anong kahulugan na pagkikita niya sa kanyang gawain. Ano po? Ano na sabi natin, biligla ko naman yan. So, umiikot sa tatlong pagkilatis ang katurong ito ni Sartre. Una, na ang pag-iral ay kalayaan. Ano po? So, una, patanong natin, may kalayaan ba? Meron. Bakit? Yung mismong pag-iral, ano po? Meron. Yung kamalay mo. Ang pag-iral ay patunay sa kapasidad ng tao at mayroon ka kayang mamili at sa pagsabuhay ng tao sa kanyang kalayaan. Hindi ako pwede kasi iba yung Tagalog ko. From Bicol kasi ako. Okay. Kaya lang yung Bicol ko, hindi malalim katulad ni Sir Salbay. Okay. Bicol namin iba. But anyway, sure. So, ang pag-iral ay kalayaan. So, ang pag-iral ay patunay
na may kapasidad ang tao. Ano po? Kalayaan. Ang kakayahang mamili ay pagsasabuhay ng tao sa kanyang kalayaan. The juice. Ano po? Kasi wala yun. Parang ang nabuhay ka dyan, walang golden book. Ano bang kapit ko? Okay? So yung kamalayan ay yung mismong kamalayan niya ay nagsasabing na meron siya. Ano? Nandun siya. Okay? Sunod, ay sa tanong na ano ba dapat ako? Okay? So yun ang sinasabi natin, walang gintong aklat na magsasabi ito ka dapat. So yung kamalayan ang magsasabi na ang buhod ko ay magmumula sa kung ano ang iiiral ko. So ang tao para kay Sartre ay walang pangkalahatang batayan, pamantayan. Hindi ba pareho? Okay? Na dapat mong gayahin. Ano po? Ang tao ay walang ganap na kalikasang likas sa kanya. So ano ba dapat? Ina? Siya ang magbibigay ng pakahulugan sa kanyang pag-iral na kaakibat ng kanyang kalayaan. So parang, malaga, anong gawin mo? Gusto mo magkapang? Okay, manggagapang ka. Okay, malaya ka. Walang pumipigil sa'yo. Di ba? Pasensya na. Kung ano na napasok sa utak ko. Pero pangatlo, ay ang kalayaan ay ganap. Or absoluto. Ano po? Ang tao ay namubuhay sa mundong walang Diyos, walang pipigil sa kanya. Ano po? Alam, nawawalan po. So, ang tao ay namubuhay sa mundong walang Diyos. Ano po? Yun na nga, you were thrown to the existence, hinapog ka doon, wala na. Oh, you are all alone. So, absolute yun. Kaya kung gagawin mo, yun na yun. Ayun na nararamdaman mo yun. Kailangan. Kasi parang, di ba parang sasabihin mo, paano yun, sir? Wala na, subukan mo, nandiyan ka kaya. Di ba mag-iisip ka, magkamot kaya ako kasi boring na. Okay? But parang yung kamalayan ay utusan ka, may gawin. Okay? So siya ay mayroong kalayaang pumili. Kasi pwedeng, ay bawa, nakatayaw ko dito, parang pagod na ako, iigalaw ko yung legs ko. So yun yun. At dahil dito, ang tao ay dapat maging responsable sa kanyang sarili at sa lahat ng kanyang ginagawa. Kasi, kumbaga dahil absolute, ay kumbaga ganap na ganap, kailangan ay responsable ka dun sa gagawin mo. Kasi, ikaw lang yun eh. Ikaw lang yun. Walang iba. Ano po? Ano na? Tapos hanggang doon lang po yung tapos namin. Ano po? Okay. May tanong. Siyempre, naintindihan. Matikalini mo siya sa ati ko. Okay. Pagsusulit na tayo. Muna. Post-test. Okay. Sunod na yung assignment sa 4A3 sign. yun po ang aming napagandaan. Okay? Anyway, yun po yung nabibigay namin. Thank you very much po. May mga tanong sa mga panggalahan, subukin na ilalahad. Ano po kiramdam niyo? Kaya, di ba? Mahirap na malukay ng katumbas na wika. Mahirap. Mas talito, yung sa English pa lang malito na. Ang added complication yung tipong nawawala yung concentration mo kasi ang nahalap na po namin translation, translation, parang nawawala yung flow ng thought, ng content. Kaya parang, yun ang kita natin. Kasi, lalo pag marami, parang nawawala kasi may ibang perspective pwede ganun, yung konsepto. Kaya minsan, yung core concept, pwede nawala yung focus. Para sa akin, may inam yung dalo yung diskurso sa loob ng translation or yung transliteration. Kasi minsan, nagkakarituan na kung anong gagamitin natin, kung transliteration ba, kasi okay naman, o translation yung gagawin. Pero ang isa siguro mapupunan mo doon sa dalo yun, yung pagpuproseso nun,
talakayan is that kapag makakapag-isip ka talaga at magkakaroon kayo ng magka-come up kayo ng idea na ay hindi ganito yung meaning kasi ng term na yan. So mas umuusbong yung pananaw mo doon sa termino na dati nakalimit lang sa ganitong definition. Sa akin naman po, ang naramdaman ko naman po nung nagsasali na po tayo sa salita ng lingwahe or wika, mas maganda po sa pakiramdam, unang-una, kung ako po yung mag-aaral, mas nakaka-connect, nakaka-relate, mas makaka-connect yung mga bata sa pag-uusap na tungkol sa ideya ng yun sa talakayan. So mas madali po yung pag-intindi sa mga bata, mas mag-mark po siya compare po sa minememorize po nila yung mga foreign words na ginamit ng mga philosopher niya. Aba yun. I think it's a little bit difficult to understand or comprehend the concepts or ideas in the sense that you cannot discount the fact that since elementary up to college, the medium of instruction is not in Filipino but in English. Pero kung tinitin natin binago yan, sa K-12, yung grade 1, 2, and 3, sa native language. Kaya ano may mga teksto na rin tayo na sa iba't ibang mga language. Ano din po, sir, una ay posible pala na magawa yung ganito na we can translate it into many languages or dialects that we also come to appreciate our own language and it becomes more fruitful in a sense. And then secondly, mahalaga din yung mastery of the subject matter. Katulad nga sa napag-usap namin sa grupo namin, we can translate or transliterate the idea of a particular philosopher according to how we think of it. But again, we cannot really dig into a deeper understanding of a particular subject if we do not know where the philosopher is coming from. So it's really important to have a mastery of the subject matter. Can I say something? Yun po, kasi meron pagkakataon sa aming discourse kung saan parang napaisip ako, ginagawa pa talaga namin ito upang mapadali sa mga mag-aaral ng filosofiya. O ginagawa lang namin ito upang masabing itinuturo namin ito sa Pilipino. Ngayon po, siguro, ngayon ang isip ko na rin siguro, I'm just trying to console myself na gano'n. Pero siguro dahil may kaukulang hirap sa pagluluwal. At sa kasalukuyan tayo nagluluwal ng isang panibagong paraan ng pagtuturo ng philosophy. Hindi ko po alam. Mahirap talaga sa simula, pero ang mahalaga kasi na ang intention mo ay hindi lamang may puso, no? Yung mga dahilan, hindi naman kailangan na isa lang ang dahilan, no? So, maaaring dahilan sa pagtuturo mo na maka-abot ka talaga sa masterate mo. Diba? Ang importante sa pedagogy nga, yung tinatawag nating dialogical, di ba? So, tama yung ginawa nyo, nagtatanong kayo sa masterate, di ba? Tiningnan nyo kung saan sila nanggagaling, di ba? At mula doon, nakakatulong talaga ang sariling wika, di ba? So, isang dahilan bakit natin turo ang filosofiya sa sariling wika para mas maunawaan ng ating mag-aaral, no? hindi natin mapagkaila na ang level ng comprehension ng English ng ating mga estudyante ang baba eh. Di ba? Totoo yan. Ang baba talaga ng English comprehension nila. So, pababasahin mo sila ng philosophical text sa English, hindi nila maintindihan yun. So, kaya importante na gamitin yung sariling wika para mas maunawaan nila. Maaari din mas ma intention mo,
ay para din sa baga sa pagtubo mo bilang guro. Di ba? Kasi kapag namimilosopiya ka sa sariling wika, marami kang natutuklasan eh. Marami kang nakikita sa filosofiya na hindi mo nakikita kapag ginagamit mo ang English. No? So, para din sa sarili mo. Yeah. Isang mabuting bagay po yung ginawa nila kanina na may awit. Mm-hmm. Kasi kung nagtuturo ako ng non-Tagalog Philippine folk songs, kaya lang, ang kailangan kong edge, may mga love songs silang alam, lalo na kung ang pag-uusapan ay pag-ibig o yung ayat natin. Mm-hmm. Iyon ay very much embedded sa Ti Ayat Ti Maysanga Ubing. Pero ang iba pong mga folk songs, general po ang mga tinatalakay, like usahay ay pag-ibig rin, sarong banggi, pobreng alindaho, pamulinawin, o naranyag ang hula, etc. Halos lahat ay awiting Filipino. So kung added asset po sa guro, kung makakaawit siya, upo ko ng damdamin ng mga bata, tapos ayon na ang konsepto ng filosofiya. Yung paksa na yung paksa ng sumasa panahon, temporality, tapos tinalakay ko yung sumasa panahon ni Marlo Ponti, tapos sinambing ko kay Heidegger. Kay Heidegger ang mahalaga sa kanya yung hinaharap, no? Pero kay Marlo Ponti naman ang mahalaga sa kanya yung kasalukuyan. Kasi sa kasalukuyan, nagbubukas ito sa hinaharap at saka sa nakaraan. At ang kasalukuyan ang medyo malabo, pero yon ang mula sa kasalukuyan, nakita mo yung kahulugan sa nakaraan at ang papupuntahan mo sa hinaharap. Tapos may natuklasan akong kanta ni Basil Valdez yan. Alam mo yun? Ngayon, ang pamagat ng kanta ay ngayon. Ang ganda ng lyrics, tama talaga sa sinasabi ni Marlon Ponti, no? Sample. Ha? Hindi familiar nga, pero hindi nga sumikat yung kanta na yan. Kay George Canseco ang nag-compose. Ha? Hindi po kayo magiging po nakahinaan po ng mga mag-aaral natin kung masyado po silang ma-practice sa pag-iintindi o pagsasalita po sa Filipino. Well, in fact, pag nagsisets po, di ba, lahat po sila English po yung medium of language. Would it not po lessen the nadidebunk na yan, yung theory na yan. Mm-hmm. Nadidebunk na yan ni Brother Salazar, dating Secretary of Education. Gumawa siya ng pananaliksik yan. No? Na hindi porket Filipinization, masasakripisyon yung English. No? Kung magaling ka talaga sa English, magaling ka rin sa Pilipino. Kung magaling ka rin sa Pilipino, magaling ka rin sa English. Yes. Yung gano'n. So, hindi totoo yun. Ano? Pag binibigyan mong emphasis sa Pilipino, masisira yung English mo. Hindi. Yun lang, ang kaibahan na nga, pag sinusulat mo yung reflection paper mo sa Pilipino, mas may tama eh. Mas may tama ka. Kasi ang tendency naman pag magbigay ka ng assignment, reflection paper, anong gagawin ng mga dyan? Punta sila sa internet, cut, paste, good note, di ba? So, madalas yung sabi ko, pag reflection paper, sabi ko, reflection paper ito, hindi research paper. Ha? Anong kaibahan ng research paper? Research paper, punta ka sa internet, cut, paste, good note. Reflection paper, harap ka lang sa laptop mo, may bote kang beer, okay. O may isang baso kang dino, okay? Yes. Tapos, punta ka sa loob mo. No? Kasi yun naman ang ibig sabihin ng reflection, di ba? Reflection, babalik ka sa sarili mong karanasan, sarili mong buhay. Kaya kailangan, pag reflection, mayroon talagang application. Ang ideya ng filosofo sa buhay mo. At
doon makikita mo na, oh, may tama itong sinasabi ng philosopher sa buhay. Yeah. Yung fresh grads pa rin na nandito na kasama natin sila, siya ay nagtapang sumulat sa kanyang undergrad thesis in Filipino. Ang kanyang napiling topic ay love according to Jean Lucarion. Meron siyang ilang mga isinalin. At yung naisalin niya na, ay itinacheck niya ito sa mga Filipino teachers sa College of Education at sinamayunan naman nila yung ilang salin niya. Yung ilan sa mga salin niya ay tinulungan siya ni Dr. Rilip Universia. Doon sa grammar, syempre, kasi sanay na silang magsulat sa English. Pero maayos yung ginagabasan ng papel niya. Siya na ang siguro pangalawa o pangatlong estudyante namin sa undergrad na nagtangka na sumulat ng kanilang thesis in Filipino. At makikita mo na yung kahit yung translation nila, syempre, ano pa yung translation nila, eh, pwede pang pagbunikan. Pero nakakaya naman nila gawin. At basta ilalabas nila yung gusto nila sabihin kasi wala masyadong complexities yung idea dahil sa Filipino ka talaga nag-iisip eh, yung conscious. Ayan ang tiyatawag na mapaglikhang pag-uulit. Creative repetition. Kinuwentuhan niya sa akin kanina, hirap na hirap daw siya isalin yung eros pagdating sa pandiwa. Kung gawin mong verb, nag-i-eros. Pangit, di ba? So, ang pinili na lang salin, nagmamahal. Pero pag noun, ginagamit ang eros. At balak niya na sa master's thesis, sa Pilipino rin niya gagawin. May minung kaya ko sa kanya kasi kung kilala niyo si Rolando Tino, dating imaw na siya pero dati artist, no? National artist. Sinali niya mga Shakespeare plays, okay? May sinulat siya maikli na parang booklet lang, mimeograph lang. Yung mga tamang paggamit ng mga katagang Pilipino. Binigyan ako ng kopya at minsan pinaparami ko nga para matuto ang mga estudyante paggamit ng ano ba kaibahan ng NANG at saka NG. No, kailangan gagamitin yung NANG at saka yung NG, di ba? Katulad din sa Cebuano, kailangan mo gagamitin yung OG na U at yung OG na O. Di ba? Nakakalito eh, di ba? Kailan ka gagamit ng OG na O o OG na U? So, mayroon siyang sinulat doon. Sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng kopya para ang Pilipino mo ay tama. May mga iba pang comments. I would agree with you when you said that ideally, when a student uses what we call English as a language of communication, ideally, dapat ko magaling ka sa English, magaling ka rin sa Filipino and vice versa. But in the place where it came from, this is just a sort of observation. It seems that if a teacher, for example, would use English in communicating his or her ideas, it seems to me that students get this impression that the teacher is intelligent. So where do you think that the concept or notion is coming from? Colonial mentality. Colonial mentality. Subukan mo minsan, mahuli ka ng police ng traffic violation. Okay? Mag-English-English ka. Okay, sige. Mahuli ka ng MMDA, so mag-English ka. So, sir, sa nakikita ko po, ito po yung parang yung sinasabi po kasi ni sir, nakaugat pa rin yan doon sa language discrimination, na feel natin kapag gumagamit tayo ng Filipino o sarili nating local dialect or languages natin, may feel natin yung marami sa atin na medyo mababa tayo kaysa doon sa mga gumagamit sa English. So, sa tingin ko, yung kahalagahan ng ginagawa natin ngayon ay
yung sinasabi niya ni Sir kanina, na-appreciate natin yung language natin. At once na-appreciate natin yung language natin, hindi na natin ikakaya yung sarili natin na pwede tayong humarap sa iba na edukada man o foreigner na gamit yung sarili natin. Siguro that's the beauty of this activity. Isang dagdag ko lang, yung paggamit natin ng sariling wika sa pamimilosopiya ay isang paraan din ng ano, tinatawag natin ngayon, nation building. Yung mga kritiko, pagpupuna natin sa administrasyon halimbawa, saan natin nababasa? Sa mga pahayagan na English. English eh, hindi nakakarating sa ibaba. Diba? Kaya, kung talagang gusto nating magkakaroon ng pagbabago for nation building, dapat sa Pilipino. Dapat sa sariling wika gamitin. Kasi kakarating yan sa masa. No? Hindi lang sa itaas. No? Kaya mayroon tayong social divide. Diba? Social divide talaga. At magaling si Duterte mag-iwas ng suliran yan eh. Mag-divert, no? Ang issue yung mangingisda, di ba? Bigla na lang pinasok niyo yung payagan yung mga Chinese na mangingisda sa ating sovereignty. Di ba? O, ano, ilipat niyo yung attention. No? Diyan siya magaling eh. At anong wikang ginagamit niya madalas? Ha? Wikang Pilipino. Wikang Cebuano. Buang. Buang. Buang ka. Kaya nakaka-relate siya. Yeah. Hmm. So pag-isipan niyo yan. Pwede naman, mahirap nga sa simula. Pero sabi nga ni Father Rock, lundagin mo, baby. Lundagin mo, baby. Minsan niyadala ko dyan sa Ansia. Niyadala ko siya sa wellness center. Hirap na hirap siya magsalta, pero ang tulis pa rin niya mag-iisip. Father Roque, you know. Huling bisita ko, nagkwento siya sa Regency niya. Alam mo, sa mga suite, kailangan nilang dalawang tao na Regency, no? So, pupunta sila sa ibang lugar. So, ang Regency niya sa seminaryo. Anong ginawa niya sa seminaryo? Nagtanghal siya ng dula. Anong dula yung father? Tungkol sa buhay ni Saint Camillo de Lelis, yung founder ng Camillian Order. Ha? Mayroon palang ganon? Kasi naging dekano ako sa Saint Camillo. Mayroon palang ganon? Saan mo na ko yung script? Kaya sa isang suite daw sa Boston. Pero, baka na sa internet naman, wala na yun. Matagal na yun. So, ano nangyari? Daming nanonood sa play. And tapos, kinausap ako ng provincial. Sabi sa provincial, ilipat na kita sa iba. Kasi, hindi ka pwede dito sa seminaryo eh. Kulang ka sa spirituality. So, ginugroom siya na maging successor ni Father Erwin. Si Father Erwin ay sikat na iswita sa nagturo kay Lacson sa mga dula, mga acting noon. So, pero yung napunta sa kanya, yung pagiging successor ni Erwin, napunta kay Father Reuter. Next, ginugroom na naman siya maging successor ni Father Duarte, sikat na sociology. Ay, hindi rin napunta sa kanya. Napunta kay Father Lynch. So, saan siya tinapon? Sa filosofiya. Kaya, ang malas sa iswita ay swerte sa amin. One man's trash is another man's trash. So, kasalukuyan si
sinusulat na yung sequel ng sulyap. Ang sulyap ay kwento ng pagpasok niya sa Iswita hanggang sa parang pangalawang digmaan na pandaigdigan. No? So, ang kasunod doon, anong nangyari pagkatapos doon? Tapos may utang pa siya kasi ano naman ang nangyari sa kanya mula nung naisilang siya hanggang sa pagpasok niya, di ba? O prequel. So, dalawa pang libro ang kailangan niya sulat. Hindi po siya pwede talaga mamatay. Inuna yung sulyap kasi utos kasi ng mga probinsyal yan. Bago ka mamatay, sulat mo yung karanasan mo sa ispita. binigyan ko si Basil ng kopya. Text si Basil sa akin. Nasa Bacolod siya, nagbigay ng concert. Dala-dala ko yung libro ni Father Roque. Ang galing, ang galing, ang galing talaga. Hindi ko mabitawan. Tapos magkukot pa siya dun sa text. Talagang tinamahan siya. Pwede bang magpa-autograph ko, Basil? Hindi na pwede magsulat si Father. Hindi pwede autograph. Thumbprint na lang. Meron siyang aid na magaling sa internet, sa blog niya. So, wala na? Okay, so,